lang din niya is ngayon, yung template ko na gawin natin ngayon is yung inventory. As you can see, simple inventory lang siya. Well, detailed. So, bakit ko sa inyo ngayon kung paano gumagawa ito. But, gagawin po natin ito ngayon step by step. After the demo. So, let's erase this. So, what if the scenario is, what if this 2020 na business ka, nag-sign na lang, ano na lang, September 4th. So, today na business ka, September 4th, it means pumili ka ng mga stocks mo. So, nalagyan mo yung stocks. Ito pala yung mga ano, na sari-sari store, ano, inventory, ito yung name, category, can. Yan. Nakuha ko lang to sa database ng DTI. As you can see, suggested retail price, standard retail. Okay, may input pala sa stock out. Still it is for a while. So, yeah. Tapos, let's say, today, nag-grocery ka sa sari-sari store mo. So, yan. Yung, lagyan lang natin ang number. Random number lang. Yan. So, bali, tuck-in mo na yan. Yan yung inventory mo. O else, pag may beginning inventory ka. So, for example, last month, August 31, may natira kang 12. 13. Let's say, let's check it down alam. Fill series. So, yan. Yan yung mga na-groceries mo. Or else, nag-start ka lang ng inventory mo. Today, so, copy that. So, pwede mo namang clear yan eh, 0. Huwag na lang. Ayan. So, copy natin ito. Copy natin. Paste natin sa baba. Ayan. So, yun yung inventory. Okay, is natin again. So, scenario lang to ah. Bali, yan yung mga pinamili mo. Okay, tapos. Date natin. So, yan. So, August 17, nag-grocery ka. September 4, nag-grocery ka. So, ang total stocking mo is 15. So, dahil 15 yung inventory mo, pumili ka ng 14 cancer beans. Yan yung stock in mo, lahat stock in. And then, if may beginning inventory ka, lagyan mo na kung magkano yung natira previous month, say 13. So, 15 plus, 13 plus 15 equals 28. Yan, you have stock in na 28.
And then immediately pinunta mo. For example, nag-grocery ka ng umaga, in-inventory mo siya, pinasok mo siya sa inventory, tapos sa tindahan mo, may bumili, mga gag mo na siya na ano, na benta, for the end of the day, nakabenta ka ng 555 bonus na, let's say, 7, 6. Tapos, pinabukasan, nakabenta ka ng 4. So, ang ending inventory mo, so bali 10 yung stock out mo. So, may waste. So, ang ending inventory mo is 18. So, 28 less 10 equals 18. So, ang order mark na to is for, order kung saan, kung kailan ka mag-order. Halimbawa, example ko na, hindi ko ma-explain nung maayos eh. So, bali, dapat 10 remaining stocks na lang, dapat ka nang mag-order. So, yan, magre-red yan, magre-red, color red, yung line, if under or equal na siya sa 10. So, let's say, sa September 6, may bumili na 5. Tapos, so, bali 15 na yung stock out mo. So, sa 28 na stock in mo, plus 15, so, bali 13 na lang. So, September 7, may bumili 7. So, ayan, magre-red siya. Kasi, sa order mark mo, dapat 10. Dapat ka nang bumili ulit ng stocks. So, September 7, dapat bumili ka na ng stocks. So, halimbawa, bumili ka na ulit ng stocks noong September 9. So, 10. Ah, 15 again bumili. Ah, 20. Kasi, 20 yan. Siya ulit. Wala na siya. Hindi na siya nag-red. So, bali, pwede mo siyang matrack. Pwede mo siyang matrack kung magkano yung bibilihin mo. Kasi within 4 days pa lang, average mong mabibenta is within 4 days, average na mabibenta mo is 5.5. So, dyan pa lang maaano mo na matatrack mo na yung nabibenta mo. So, dyan pa lang malalaman mo na agad kung ano yung inventory, magkano yung bibilhin mo. Pwede mo siyang matrack. So, in this case naman, sa status if active or not. So, bali, nilagyan ko yan dyan kasi may mga inventory na for seasonal lang. For example, yung fruits or mangga. For example, yung mangga. Magbibenta ka ng mangga. Sa, lagay natin sa ibaba. Oops. Arin na ako. Yan. Fruit pala. Category niya is fruit. Mangga. 1 kg. Or kg. Ang price na is 50. Tapos, bumili ka ng 20 kilos. So, may 20 kilos ka na. Tapos, nabenta mo siya noong September 5 ng 15. Dapat mag-aano ka dito.
ilalagay ka ng mark order. So, halimbawa, 3 kilos na lang dapat. So, kasi, ang mangga ay seasonal. Seasonal kasi yan eh. So, minsan, mabenta, minsan hindi. So, pag nag-active siya, nag-active to, tapos, mabenta ka ulit, yan, magre-red. Magre-red siya. Pero, pag non-active na, okay lang. Kasi, halimbawa, nagbibenta ka ng manga, and then, sa next season, hindi mo naman siya hindi ka na kailangan pang bumili kasi hindi na siya mabenta. Diba? Baka maano lang yung stock mo, ma-expired lang, mapupunta sa waste yun. Dito sa waste. So, kung hindi na siya mabenta, matumal na yung benta, pwede na siyang in-unactive. Kasi, hindi ka na bibili. Pag mababa na yung stock, papaubos mo na lang yung stock mo. Yan na yung purpose ng active tsaka non-active. So, pag active yan, yan. Pag mabenta pa, yan. Maglaline red na yan kasi under low stock na siya. Mag-out of stock na siya pag di ka bibili. So, yan yung ituturo. Ito, igagawin natin ngayon. So, let's open a new one. By the way, I'm using laptop. Kaya yung ano niya, yung format ng Excel ko is parang iba. So, let's copy this. Save as browse. Medyo mabago na yung laptop. So here, inventory P3 version 3. Ginawa ko tong template kasi nakikita ko sa ibang channel na maraming nagre-request ng inventory. So naisipan ko kung pwede namang i-content for kasi most of my template is run by program, hindi yung normal na functions or codes na formula. Hindi formula yung hindi ako usually gumagamit ng formula lagi. Program kasi yung nasasanay kasi ako sa program. So it's this or adding Nela. Sari-sari. Store. So. Ito pala pwede rin pala to sa mga registered businesses. Sa mga entrepreneur na registered at BAR. Yung registered
registered business sa BIR. Pwede din siya sa halimbawa yung mga inventory, gumagamit ng inventory, yung mga hardware, ganun. Pwede mo siyang gamitin. So, team. Team. Address. Month. So, hindi nakita yung ano. Month. So, highlight, go to home, alignment, left alignment, tapos control B to bold, tapos tilt mo, go mo lang dyan, tapos HM enter shift press shift right arrow alt HM enter highlight again the row control B to bold item name item code status category item name SRP unit UOM SRP beginning inventory and then number of days so 1 and then yung sa lower part niyan may parang maliit na square drag mo lang siya and then may makikita kang ganito fill option auto fill option tapos fill series drag ulit until 31 and then highlight until 1 na-highlight ko 1 header right click column width lagyan mo 3, okay. And then, dito, okay mo, align mo yung center, center. Yan. Dito, okay na. Highlight mo, Alt, H, M, enter. Mountain, Control B, Mountain, inventor the inventor so phone hi then oops mali pala so insert again
insert that, and then highlight alt H M, highlight alt H M, highlight alt H M, highlight alt H M, highlight alt H M. Yeah, so highlight again until 31, and then alt H M. What's that mean? Control B to bold. So highlight again, alt H M. Stop E. Tapos alt H W, control B. So to get the total stop, to cost sum, yung gagawin mo, equal sum, tab, shift, right, left arrow, shift, long press yung shift, tapos, right, left arrow. Until beginning inventory. Okay. So alignment. So alignment. So center. Then kasi ayaw mo. Okay. So lagay natin ito yung header. So if you view, both of you, freeze panel, yung first option, yan. Yan. So, in this code, makikita yung mga formula, kahit wala namang laman to. So, pangit pag may zero, di ba? So, if, use the function if then the logic test. So if this item name is equals to nothing, then the true value is nothing. Else kung may laman, then sum. Enter. Yan. So magsi-zero siya. Drag down. Go to copy this. Copy lang. Copy. Control C. And then put it here. Paste. And then highlight the header, right click, column, value is 3. So change the label, stop out. So highlight alt H M, stop out. And then, here. Tapos, dapat lagyan mo siya ng waste. Kasi, minsan yung mga inventory nag-expire na si Sierra, diyan mo ilalagay. Pwede mo rin siyang matrap kasi, pwede mo siyang matrap kung ilang item ba yung nasisira monthly. Yan. Tapos, alt H M, highlight, alt H M. Highlight mo muna. Ganun yung pag-highlight. Or, long press yung mouse tapos i-drag, or shift arrow down.
shift arrow down. Tapos, alt H and enter. Or home merge. Yan. So, ending inventory. Alt H W or else here the text. Yan. Control B or pull. Yung mga ginagamit ko is shortcut din. So, here to stack out equals sum. Equals sum. Stack out. Total stack. Then, use the logical function if walang laman to. And then, lalagyan mo na walang laman. Yan. So, kahit maglagay ka dyan, maglagay ka ng 3. Walang mag-appear. Kasi walang laman to. So, alignment. Center it. Center this. Alignment from 1 to 31, alignment to center. Then, paste. So, bali yung ending inventory mo is for sum, total stack in. Next sum, total stack out and waste. Yan. So, use the function again. If this is equals to nothing, then nothing else. And ending inventory. So let's put some color. Oh, may hala yung color. So this item open man. So let's use the function again. Let's keep. This is equal to nothing, then nothing else, quote in quote 1, 2, 3, then one. Yan. So, bigyan natin. Yan. So, let's align this. Center. And then, sa other, sa second naman, was in. This is supposed to use then else 3, 0. And sum plus 1. Yan. So, natin. Yan. So, yung maliit na square, drag mo. Drag mo siya sa baba. And then, sa status naman, we will use the data validation. So status row 8, click the row 8, control and shift and then arrow down. So, nag-highlight yung sa baba until sa pinaka-last row. And then, go to data. Data, then find the data validation. Then, click list. And then, active, put active, comma,
plan a fee. Enter. So that, then align it. Control it again. I see. Center. Yeah. So so copy natin yung ano. Copy muna natin yung lagyan muna natin ng ng colors here. Let's put some this one and then control right click rather, and then format cells or outline inside. Okay, yeah. So lagyan natin yung alternate color. So go to conditional form, manage, new, and then use the formula to determine your cells to format this one, and then use the logical form na if close parenthesis and close parenthesis if item name dapat ano to yung dollar sign is nasa D lang, so F4 function 4 press F4 again, so yung D ang dollar sign is nasa left side lang, then less than or greater than equal less than or and greater than quote in quote, and then close, and then comma is add number close parenthesis row close open and open, click enter. Missing. Why missing? What is it missing? Okay, kulang mo pala. So, ito yun, edit. Kulang ng isa, tatlong open parenthesis. Okay. So, edit pala. Edit. Format. Border. Tapos fill. Let's put this one. Okay. Okay. Tapos ito. Select. Erase that. Select this. Select. Oops. May area na hindi ako ngayon. And then, 8. So, lagyan mo ng 0, 0, 0. Para until sa baba. Yan. So, if add number, mag-highlight yan. Highlight. So, lagyan ulit natin ng color. So, pag walang laman to, wala din yung kulay. So, yan. Maka-alternate yung kulay. So, sa even number naman. Go to home, conditional format. New rule. Use. If. Close. Close and close this one,
if function 4, dapat yung dollar sign is nasa sa left side, less than, greater than, quote in quote, open comma, open parenthesis comma, is even, close, low, close, open, 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 oh, open, okay. So there's it. Pick this muna, click this yung D8 function manage. Oh. Highlight manage, yeah, dito siya. Copy this and copy it. Paste it here and then edit format, we use blue one. Okay, then okay, apply. Oh, oh. Edit ulit format further. Okay, it's even. Oh, the it's nothing. Okay. Pen. Hindi natin nalagyan ng equals kaya nag-quote in quote siya. Okay, apply. Yan. Whoops. Error. Hindi siya mali. Edit. Manage. Kaya nagkakamali. Edit. Okay, apply. Dapat lagyan mo muna ng equals. Hindi natin nalagyan ng equals kanina. So ganyan yung magiging kalabasan ng inventory natin. So yan. And then let's enter this. Center. Then highlight bold. So let's copy some inventories here. Okay. Let's copy some inventory. Let's copy some inventory. Until 22. Yes. Expected. Paste. So it's X mo siya. Ayan. Tapos, medyo malaki. Highlight. Text. And then, highlight. Bold pala, bold. Then, actually, dito pala makikita mo na yung benta mo eh. Oops, wala palang ano to? Format. Inside. Actually, dito pala makikita mo na yung benta mo eh. Kung magkano yung income mo, halimbawa. Lagyan natin ng, oops,
Insert, let's insert some role. Halimbawa, bumili ka ng inventory last September 4. Which is September 4. 15. 15 canned of sardines na bonus. At, kaya natin 25. 25. Yung cost price nun, cost is halimbawa, correct natin ito muna ito. Highlight muna natin. Halimbawa, bumili ka ng inventory mo na sardinas. Cost price nun is halimbawa, 15 yung benta. Binili mo siya 10 pesos. 10 pesos sa highlight comma. 10 pesos. So, kung September 4 din, may nabenta ka na 5 sardinas. So, lagay natin dito. Sales cost of goods sold. So cost of goods sold, COGS, tapos gross profit, gross GP na lang, GP, gross profit na. So dito pa lang malalaman mo na eh. So sales man equals sum out times this. Yan. Benta mo 15 pesos. Yung nabenta mo 5 piraso, price plus 15. 15 times 15.5 times 5. Parang mali yata. Ito pala. Plus 15 times suggested retail price. Yan, 77. So yung cost mo for some times cost. So for some less dito pa lang may benta ka, makikita mo na yung benta mo. So yung cost some drug net. Yan, nakita mo yung benta mo per item. Pero, as of now, hindi natin lalagyan yan dyan. Kasi, counting rule, FIFO. Tapos, pag nag-FIFO ka, magbabari yung sa cost mo eh. Mahirap mag-explain kasi minsan nagbabago-bago yung cost mo eh, kaya hindi siya applicable on this. So let's delete this. Pero sa mga sari-sari store ganyan eh, pag 5 po ka, pag na-renew nilang may increase, nag-i-increase din kagad yun. Compare sa ibang ano, sa ibang business na nagpa-FIFO, kung anong cost nung dati dapat ipapaubos mo na yon, and then yung bagong increase dun na sila magtataas. Hindi katulad ng ano, sari-sari store old stock, pero nag-i-increase ka agad. So ganyan lang. Sa ano naman, sa formula naman ng ano, ng pag-highlight, go to manage new use formula equals
close and close. Ay, hindi. Dito tayo na. Dito tayo na. Ay, kulang pala tayo na ano. Kulang pala tayo na. Mark order. Mark order. So, text. And then format. Tapos yung sa conditional naman, manage bx x dapat x to x and then plus x then para masyado sa masali siya. Control B to bold. So, another conditional format, new rule, this formula equals E, close, and close. I open that up. I mean, I close for the close. And then, if this F4 dapat yung nasa gilid ng ano yung dollar sign less than BX F4 comma item name F4 is equals to empty not empty close comma yung B on B F4 dapat yung dollar sign is equal to active then use the format wait kulang pala use the format for fill effect let's use white and then here red put this okay so pending in battery let's try 20 oops let's put bold and then conditional format again manage this edit copy mo to then paste like so why is not working D8 ah okay less than or equal okay apply yan mag-highlight siya
Okay, so pag-highlight kasi wala na ito eh. Highlight siya oh. Kasi puro wala ang inventory. So, yan. Ano lang yan. So yan, kung may mga tete po kayong gusto papagawa, request nyo lang. By the way, it's not for, ano, it is for same template. Yan. Yan. Then. Okay, so view. Okay, inventory again. So, see you next tutorial. Request lang kayo kung anong gusto nyo yung tutorial. Ayan. So, how about try this one? May waste ka na to. So, 18 pa. Okay, same. And then, that's our for today.